Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Pastor Jose Pagao ng Pasakao Baptist Mission. And sishare ko po sa inyo ang Exodus chapter 19 verse 5. Sabi po dito, "Now therefore, if you will obey my voice indeed and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine." Ang title po ng ating message ngayong umaga ay "If You Will Obey Him." Bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na kami po, Panginoon, ay makapag-aaral ng iyong salita at mausap ka po sa amin lahat, Panginoon, at i-challenge mo po kami. And bigyan mo po kami, Panginoon Diyos, ng malaking pag-asa. Ito po aking samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so pag-aralan po natin ang passage nito. So, number one po, the disgrace of disobedience. So, sabi po sa verse 4, "You have seen what I did unto the Egyptians." Napakaiksi po ng sinabing ito ng Panginoon kay Moses, but ito po ay isang napaka mahalagang mensahe para sa mga Israelites, because sila po yung mismo na nakaranas, nakakita kung ano ang nangyari sa mga Egyptians during the time na sila po ay nagmatigas at hindi sumunod sa Panginoon. And si Pharaoh po ang talagang nagmatigas, and kaya po sila po ay binigyan ng Panginoong Diyos ng 9 plagues. Ano? Ang dami po noon, 9 plagues. And hanggang sa punto po na dumating sa punto na pati po yung kanilang mga firstborn baby ay namatay din. So yun po ay dahil ito po ay yun po ay resulta ng kanilang pag-disobey sa Panginoon. At kahit po sa atin ngayon, ang disobedience po ay mayroong masamang resulta sa ating buhay bilang mga Kristiyano. So, kapag tayo ay nagdi-disobey, hindi natin sinusunod ang Panginoong Diyos, so nagkakaproblema po tayo sa ating buhay. So, nagkakaroon ng problema ang ating relationship, especially sa Panginoon, nagkakaroon po tayo ng problema. So, ganun din po sa ating relationship sa iba. Kapag tayo po ay disobedience, ay tayo po ay nagkakaroon ng problema. Kahit po sa ating trabaho, kahit sa ating relationship, sa ating family, so naapektuhan po yan ng disobedience. So, kaya po, hindi po maganda ang disobedience. And number two po is the grace of obedience. So, sa verse 5, "If ye will obey my voice indeed and keep my covenant, then ye shall be my peculiar unto me above all people." So, peculiar people ang ibig sabihin po ng Panginoon. So, special people ang Israelites, no? Precious sila sa Panginoon. Jewel ang pagpapahalaga sa kanila ng Panginoon. So parang silang isang mamahaling hiyas, no? So ganun din po sa atin, ano, na mga Christians. So hindi lamang po ito sa para sa mga Israelites. Hindi, ang message po na ito ng Panginoon ay hindi lamang po sa kanila, kundi para sa atin din po na mga
naligtas sa para sa atin na mga sumampalataya sa Panginoon. Dahil nung tayo ay sumampalataya, tayo po ay binili niya ng kanyang mahal na dugo. We are purchased by His own blood, His precious blood. So wala pong katumbas na halaga ang dugo na pinambili sa atin ng Panginoon. Kaya po, tayo rin, kahit hindi tayo mga Israelites, ganun din po tayo sa paningin ng Panginoon ngayon. You are special people, ha? Sa Panginoon. Special ka sa Panginoon, no? Precious ka sa Panginoon. Ang turing sa iyo ng Panginoon, ikaw ay isang hiyas. Ikaw ay isang mamahaling hiyas. Iniingatan ka ng Panginoon. So, kaya tayong lahat po ay ng mga believers ay ganun po ang tingin sa atin ng Panginoon. But sabi po dyan sa talata, if you will obey, no? Obey. So, kailangan po talaga yung pagsunod natin sa Panginoon. No? Hindi po pwede na hindi tayo mag-obey sa Kanya. So, bilang kaya po tayo na tinatawag na Christian ay tayo po ay sumusunod. No? Nag-obey. So kung hindi po tayo nag-obey, so hindi po tayo tatawaging Christian or hindi po tayo tatawaging believers. No? Tayo po ay unbelievers. Kung sa madaling salita, tayo po ay unbelievers. So, obey. If you will obey my voice, sabi ng Panginoon, you are special to me. You are precious to me. You are like a jewel to me. Yan po ang ibig sabihin ng talata na ito. So, how do we obey Him? Number one po is meditate on God's Word. So, maraming Kristiyano po ngayon, dahil sa kanilang kabisihan, wala na po ito, nawawala na po ito. Wala na pong meditation. No? Basta, pag gising natin sa umaga, ang focus natin ay yung gagawin natin, yung trabaho natin, paano tayo kikita. We are worried for many things. No? Sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-worry sa mga bagay na yan. Temporary lang yan. Yung dapat ay mag-focus tayo doon sa eternal na bagay, which is ito po yung salita ng Diyos. No, hindi naman po inihingi ng Panginoon ang lahat ng oras para sa pag meditate sa salita ng Diyos, you know? So kaunting yung panahon lang po sa isang araw ang nire-require sa atin to have meditation on His Word. Number two is listen to the Holy Spirit. When we meditate on God's Word, so nangungusap po sa atin ang Holy Spirit. No? Sa pamamagitan ng salita na binabasa natin, pinagbubulay-bulayan natin, pinagmumuni-munihan natin. So mapapakinggan po natin ng still small voice from God. No? If we listen, we are willing to listen to Him. Number three is live according to His Word. Live according to His Word.
hindi lamang po meditation, hindi lamang po pagbabasa, hindi lamang po pagbubulay-bulay, hindi lamang po sa pakikinig. Dapat dinadala po natin ito doon sa application ng kanyang salita. So without the application of the Word of God, wala pa po tayong obedience. Kaya, mga kapatid, huwag lang po tayong magbasa, makinig, di i-apply natin. Iyan po ang tunay na pagsunod sa Panginoon. Maraming salamat po. And let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mensahe na binigay mo po sa amin your words, and help us, Lord, to meditate on your words. Listen to the Holy Spirit and apply lahat po ng matututunan po namin mula sa iyong salita. Help us, Lord. I pray this in Jesus' name. Amen.